What up mga katroops, nagbabalik EskaTV, buhay probinsya. Kumusta kayong lahat dyan? Sana po nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Okay, so mga katroops, naranasan mo na bang ereklamo? Naranasan mo na bang ipabarangay? At naranasan mo na bang pilit na pinapaalis sa inuupahang bahay dahil umaalulong yung aso mo? Mga katroops, pinagdaanan ko ng lahat yan. Samahan mo ko sa video na to dahil hihimayin natin yung misteryo na nakabalot at nakapaloob kung bakit umaalulong yung mga aso natin. Okay? So mga katroops, bibigyan ko rin kayo ng bonus tip sa kalagitnaan ng video para makatulong sa inyo. Okay? Let's go! So ayan na yan mga katroops, napakahirap talaga pag tayo ay inireklamo ng ating mga kapitbahay dahil nga umaalulong yung ating mga alagang aso. Nung nasa Maynila ako mga katroops, nag-uumpisa pa lang ako mag-alaga ng dalawang aso. Okay? Umaalulong yung dalawang aso ko sa hapon dahil dumadaan yung truck ng basura. At sa gabi naman, dahil dumadaan yung mga basurero. Pero hindi naman talaga natin kayang ipaliwanag yun sa mga taong nakapalibot sa atin o nakapaligid. Lalong-lalo na yung mga kapitbahay natin. Dahil nga una, this is actually a cultural belief. Okay? Karamihan sa atin. Lalong-lalo na kung hindi mo talaga alam yung mismong teorya. Yung mga kapitbahay ko, naniniwala sila na nakakaramdam o nakakakita ng namamatay na tao pag umaalulong yung mga alagang aso. At kung may sakit naman yung isang tao, alam nilang mamamatay ito pag umaalulong yung mga alagang aso natin. Kaya naaasiwa sila. So mga katroops, sa ating mga Pilipino, hindi na talaga natin kayang hawiin to kahit anong klaseng explanation ang ibigay mo. Kasakasama na nating mga Pilipino sa ating kaisipan at cultural belief ang teoryang ito. So mga katroops, itong babanggitin kong pangalawang teorya ay halos karamihan po naniniwala dito. Kahit ako po na nag-uumpisa pa lamang ako mag-alaga ng aso. Kung mas madami pong naniniwala sa unang teorya na binanggit ko, mas madami po ang naniniwala sa pangalawang teorya na ito. At ito yung umaalulong yung mga alagang aso natin dahil nakakakita ng mga nilalang gaya ng multo, aswang, nakakaramdam na mga espiritu, at mga nilalang na hindi sa mundong ibabaw. So mga katroops, tawagin man nating kababalaghan, haka-haka, o hindi totoo ang mga paniniwalang ito, isa lang po ang masasabi ko sa tinagal po ng pag-aalaga ko ng aso, na wala pong sino mang magsasabi o magdidikta o magpapaalam sa atin na merong mamamatay na tao. Alam ko naman mga katroops, kahit kayo naaasiwa, diba, pag umaalulong yung sarili nyong mga alaga, lalo na kaya kung yung mga alagang aso sa kapitbahay. So mga katroops, dadako tayo sa isa sa pinaniniwalaan ko, at ito po yung siyensya, yung tungkol po sa territorial instinct ng mga aso at sensitivity, communication skills po, kaya sila umaalulong. So mga katroops, naniniwala talaga ako na pag umaalulong yung mga alaga kong aso magpahanggang ngayon, ay ipinapaabot lamang nila na teritoryo ko ito, dito ako namumuhay, at ito ang tahanan ko. Walang sino man pwedeng lumapas tangan dahil ako ang sasagupa sa inyo. So mga katroops,
konting tips muna bago tayo magpatuloy. Okay? Makukulit ba yung mga aso nyo? Malilikot at pasaway? Dapat po firm kayo sa inyong behavior towards them. Dapat ipakita nyo na meron kayong alpha behavior at kayo yung leader of the pack. Dahil ang mga alagang aso po natin ay pack mentality. Okay? Susunod po sila, susunod lamang sila doon sa leader of the pack at tayo po yon. Okay? So ayan mga ka-troops, sana po nagustuhan niyo yung konting tip ko na binigay sa inyo. Napaka-importante po yon, lalo na pag meron po kayong madaming alagang aso, para kayo po yung kilalanin na leader of the pack. Okay? Hindi po yung aso na siga. Kasi ganito po mga ka-troops, sa pack mentality, pag hindi nyo po ipapakita na alpha behavior kayo, isa po sa mga alaga nyong aso ang mag-stand out at siya po yung magiging leader of the pack. At yung mga ibang alagang aso na followers, dun po sila susunod. Kaya minsan naiisip natin, bakit hindi sumusunod sa atin? Kasi wala po tayong firmness at hindi po nila nakikita sa atin yung alpha behavior na leader of the pack. Okay? So ayan mga ka-troops, panghuling teorya na pinaniniwalaan ko, ayun pong may malubhang nararamdamang sakit ang aking mga alagang aso. Okay, pag kumakahol ng malalim, umaalulong po sila, alam ko na po na meron silang sakit. Ano't ano pa man mga ka-troops, magkahiwalay man tayo ng pinaniniwalaan, hindi naman po magkahiwalay ang ating layunin na mahalin at alagaan ang ating mga alagang aso. So ayan mga ka-troops, I hope you like the video. Please comment directly in your comment section box para po real time po na masagot ko yung mga katanungan nyo. At pag na-replyan ko naman po kayo, real time din po na dadating sa inyo yung tips and remedies na ibibigay ko. So ikaw ka-troops, alin doon ang pinaniniwalaan mo? Bago matapos ang video na to mga ka-troops, i-comment mo para malaman ko kung ano ang mga pinaniniwalaan mo. So mga ka-troops, please subscribe, like, share the video. I'm out.